Ecclesiasticus chapter 47. At pagkatapos niya ay bumangon si Nathan upang manghula sa panahon ni David, kung paano inalis ang taba sa handog tungkol sa kapayapaan. Gayon pinili si David sa mga anak ni Israel. Siya'y nakipaglaro sa mga leon na parang mga batang kambing at sa mga oso na parang mga tupa. Hindi ba siya pumatay ng isang higante nang siya'y bata pa? At hindi ba niya inalis ang kadustaan sa mga tao nang iangat niya ang kanyang kamay kasama ang bato sa tirador at ibagsak ang pagyayabang ni Goliath? Sapagkat siya ay tumawag sa kataas-taasang Panginoon at binigyan niya siya ng lakas sa kanyang kanang kamay upang patayin ang makapangyarihang mandirigmang iyon at itayo ang sungay ng kanyang mga tao. Kaya't pinarangalan siya ng mga tao ng 10,000 at pinuri siya sa mga pagpapala ng Panginoon na binigyan niya siya ng korona ng kaluwalhatian, sapagkat kanyang winasak ang mga kaaway sa bawat dako at inilagay sa wala ang mga Filisteyo na kanyang mga kalaban at binali ang kanilang sungay hanggang sa araw na ito. Sa lahat niyang gawa ay pinuri niya ang banal na kataas-taasan ng mga salita ng kaluwalhatian. Nang buong puso ay umawit siya ng mga awit at minahal niya ang gumawa sa kanya. Naglagay din siya ng mga mangaawit sa harap ng dambana upang sa pamamagitan ng kanilang mga tinig ay makapag-awit sila ng matamis na himig at araw-araw ay umawit ng mga papuri sa kanilang mga awit. Pinaganda niya ang kanilang mga kapistahan at inayos niya ang mga takdang panahon hanggang sa wakas upang kanilang purihin ang kanyang banal na pangalan at upang ang templo ay tumunog mula umaga. Inalis ng Panginoon ang kanyang mga kasalanan at itinaas ang kanyang sungay magpakailanman. Binigyan niya siya ng tipan ng mga hari at ng luklukan ng kaluwalhatian sa Israel. Kasunod niya ay bumangon ng isang matalinong anak at alang-alang sa kanya ay tumira siya ng malaya. Si Solomon ay naghari sa mapayapang panahon at pinarangalan, sapagkat pinatahimik ng Diyos ang lahat sa palibot niya upang makapagtayo siya ng bahay sa kanyang pangalan at maihanda ang kanyang santuwaryo magpakailanman. Anong katalinuhan mo sa iyong kabataan at gaya ng baha puspos ng unawa? Tinakpan ng iyong kaluluwa ang buong lupa at pinuno mo ito ng maitim na talinghaga. Ang iyong pangalan ay napunta sa malayo sa mga pulo at para sa iyong kapayapaan ay minahal ka. Ang mga lupain ay namangha sa iyo dahil sa iyong mga awit at mga kawikaan at mga talinghaga at mga pakahulugan. Sa pangalan ng Panginoong Diyos na tinatawag na Panginoong Diyos ng Israel, umipon ka ng ginto na parang lata at nagparami ka ng pilak na parang tingga. Iyong iniyuko ang iyong mga balakang sa mga babae at sa pamamagitan ng iyong katawan ay pinasakop ka. Iyong dinungisan ang iyong karangalan at dinumhan mo ang iyong binhi na anupat ikaw ay nagdala ng galit sa iyong mga anak at nalungkot dahil sa iyong kamangmangan. Sa gayoy nahati ang kaharian at mula sa Ephraim ay naghari ang isang mapanghimagsik na kaharian. Ngunit hindi kailanman iiwan ng Panginoon ang kanyang awa. Ni hindi mawawala ang alinman sa kanyang mga gawa. Ni hindi niya aalisin ang salinlahi ng kanyang mga hinirang. At ang binhi niya na umiibig sa kanya ay hindi niya aalisin. Kaya't nagbigay siya ng nalabi kay Jacob. Mula sa kanya ay isang ugat kay David. Sa gayoy nagpahinga si Solomon na kasama ng kanyang mga magulang. At sa kanyang binhi ay iniwan niya sa likuran niya si Rehoboam sa makatuwid bagay ang kamangmangan ng bayan at walang unawa na lumihis ng bayan sa pamamagitan ng kanyang payo. Nandoon din si Jeroboam na anak ni Nebat na nagpakasala sa Israel at nagturo kay Ephraim ng daan ng kasalanan. At ang kanilang mga kasalanan ay labis na dumami kung kaya't sila ay itinaboy palabas ng lupain sapagkat kanilang hinanap ang lahat ng kasamaan hanggang sa dumating sa kanila ang paghihiganti.